down. Trademark ang gamit ng Tams. RTZ, lumipat na ng laro. Nandito na siya sa ML. Ang gagamit ng Farsa, si Mimo. Ang gagamit dito ng Masha. And si Aji will be using the Hayabusa. Of course, dito rin, no, ayon ito this game, may freedom naman talaga sila na maging agresibo ng ganun, eh. Kasi, at least you want to deny the buffs, eh. And there's a lot of denial was done here against Team Chik din, I just wanna say. Hindi lang 2 kills na nakuha ng Iphios Esports tol, pati yung orange buff nila, hindi kaagad nila na irotate ng maayos, no? Oh man, hindi nga nila na, ano, na naiikot ng tama. Kasi ano, it's looking like Iphios yung may capability maging agresibo dito. Kasi after maging we are angry, pwedeng ma-follow up kagad ng Feather Airstrike. Pero ayun yung Mountain Shocker, the ultimate of the Yishon Shin. Hindi pa naman siya ganun kalakas. For utility yan, hindi naman talaga yan for execute lang. You know, hindi just talaga, to get to delay the waves, kung nakadikit man ang mga heroes doon sa may minion wave. Mga kaibigan, and yeah, that is heavy now. 3 kills ang lamang dito pinanghahawakan ngayon ng Iphios Esports. They want to pick up Tabu here, really giving him a hard time, utilizing the Tambus, kasama dito si Paring Lotus, at may birdie pa! RTC, lumipat na nga, mga kaibigan! And still, there's been a 1-for-1 thing here on 3 Mark to be destroyed. So get 4-2 here, Cax can record the replay, Jester as well, papatungo kay Lotus, pero na body block niya, yung teammate niya. Lumipat ng game eh. Napader si Cax. Nagkapaderan eh. Meanwhile, yung ninja dito nakipag 1-on-1 kay Yishon Shin. Shadow kill to finish it off. Plus the shurikens. Yishon Shin falling down. Di pa natin nakikita ilabas yung turtle enhance na meron ang Team Chik for that instant initiation follow up. Pero men, second round ng purple. Kukunin na ata to ng Iphios na naman. Ayun. Alam mo, tol, ngayon ko lang na-realize na daming nahuhulog mula sa langit dito sa larong to. After the Feather Airstrike, ando din yung Mountain Shocker. Nakatapak ng traps mula kay Pabu. Pero there is that. You can actually see how Iphios Esports is really, kung merong funnel sa laro, no? Meron ding parang tunnel vision na tinatarget na talaga. Pinapahirapan ngayon ay yung Johead, no? The offline here ng Team Chik. Sana ole, no? Na nahuhulugan ng something sa langit. Oo, may hulog. May hulog eh. Puro kamalasan yung hulog ngayong 2020 eh. Nako, eto pa oh. Ayun na yung hulog ni RTZ. Too easy for RTZ. Lumipat na nga, Kuya Shin. Lumipat na. Confirmed. Confirmed. Daming movements ngayon eh. Oo. Kabila. Anyway guys, ayan. 2K on the go dito na pinakahawakan ng Iphios Esports. It does look like hindi na yun parang ano lang, no? Hindi na yun parang, ano nga ba to? Parang chamba lang or hula lang na nagagawa nilang lead doon sa bottom lane. Parang palalado talaga. Parang it does look like Iphios Esports is the one with the better baon dito sa laro natin, no? RTZ is like, nakapulis siya ng napakaganda eh, no? Tapos kanina ngayon, kill participation, 2-0-2 on the running KDA. Men, ano, ibang Farsa ngayon eh, no? Nandun pa din eh. Kasi may stun ka, ang bilis mo gumalaw sa mapa, instant yung skills mo, napakabilis ng bato. Kailangan maging maingat ka talaga eh. Kahit malambot ang Farsa, maunaan ka lang talaga, pwede ka ma-burst. So, and men, I think gamit na gamit to ng Team Iphios, RTZ doing his best for his team at nakapag-farm pa yung mga kami niya dito, Aji and company. Eto na naman, may laban stun. Ayun! Ako, tol. Alam mo yan, nalalambot, no? Lambot, Gio! Nalalambot yung mga attacks dahil ganun ka ahead ngayon yung Farsa. Very curious. Ay, naka-ano pa? Yeah, discounted shop pa, no? Naka-magic shop pa pala dito yung Farsa natin. Mystery shop. So the idea here is that it will be very heavy kasi ano, tol, eh, once the mystery shop is fully utilized, parang at 5 minutes, my guess is 2 core items na yan, too. Pwede. In a while, pwedeng ko. And mind you, support yan, question, ha? Oo. So medyo binubugbog na ngayon ang Team Chik dito. Pabu going down. Even Jester. Pumasok si Cax dito with a Zaman Force. Pero there is no follow-up. That is the stun from Vopal and Kupa. Nice last hit para dito kay Yishon Shin. Papasok si Mimao. That was too deep. Masyadong malalim para sa Iphios Esports. Come online na si Jomong to, ha? Itong si Yishon Shin. Si Jomong. Etong tunay na Jumong eh, no? Jumong yan kasi si idol ako, favorite kong palabas yun talaga dati. Yun lang yung talagang K-drama. Ito, dalawa pala. Ano, tatlo pala, Stairway to Heaven, tsaka Jumong.
Tapos yung Jumong yan. Jumong. Tapos talagang legit yan si Jumong tol, hindi lang yan magaling na ano archer, swordsman din yun eh, 'di ba? Tanda ko. Nga eh. Pero alam ko si Shion Shin tunay na tao rin yan ko eh, Shin. Gillette instant replay. Nakita yes. natin na na-pick up yung Joy Dawn, but I think this was overstaying for the side of Iphios Esports. Pero ay ang ginawa nila dito is I think they tried to risk it kasi they were getting the turtle, no? Yeah. So nagkaroon sila ng miscom doon kung lalaban ba o hindi kasi RTZ he flew away. But then again, even though nakakuha ng kills ang Team Chik, libreng turtle para sa Tams. So still yung gold ay nasa Iphios Esports pa rin. Kuya Shinbu, anong oras mag-go online itong si Sent on the Asian Shin, si Jumon? Pwede, actually kanina naka-kill na siya ng dalawa. That is good for him. Sa totoo lang, no, may misconception kay ano, kay Asian Shin na parang early or non-scaling hero siya, yung bakbakan ka agad. Kailangan mong mag-farm talaga kay Yisun Shin, mga kaibigan. Marksman ka rin siya, essentially talaga. With a little boost of, with nice boost of damage kapag melee range din, no? Tapos yung kanyang mga skills dito, utility lang. Nagmumuha lang siyang parang poke hero kasi, di ba? Dati sa first skill niya, and ayun nga. With pero binago... Well. Pero binago na, di ba? Binago na. So, ayan. Again, on the scaling, I would dare say, is skilled na ngayon, 7 minutes tall. Pwede sana yan bumakbak. Ang problema, with this kind of lead that Iphios Esports has, baka hindi kaya ng isang hero lang din na nakascale. Kahit nakascale pa, di ba? Baka hindi kaya nila. So, basically, pare, hinog na si Shion Shin. Si Sent in layman's term, no? And, man, ako, I think, even though hinog siya, hindi rin nila nabasag yung baba eh. Yeah, so that's yeah. that's going to be a huge problem kasi ang ganda sana ng space na nakuha ng Team Chik doon sa baba. Pero again, hindi nila natapos yung mission. So, depensa na lang sila ngayon. Nilabas na yung turtle stance, Christian. Yep, and here's the good thing. Karamihan ng gold is actually funneled ngayon towards Adji. You can actually get the shutdown as well onto Adji. It will be very nice kay, ano, kay Sent. Kung ma-drop niya yung kanyang skateboard, which is na-drop na nga ngayon. Kaya no, kaya Adji, but ayun, right now you need to be very careful. I do believe that the Hayabusa heavily counters the Yusushin for this situation, no? Ako din eh, parang wala kasing kanta kasi oo, parang wala siyang kahit pag tinamaan siya dito ng ultimate ng Hayabusa, hindi siya basta-basta makakatakas. Wala siyang bandage. Kahit mabuhay ka, ang hirap kasi bawas-bawas na. Alam kailangan niya mag-wind of nature. Hindi ka na ma-contribute ng matindihan sa laban. Ayun, si ano, Adji, ang tapang, di ba? Tapang. Ganun siya ka-willing eh. Hindi siya natakot na pwede siyang ma-wild charge doon ni Grak, no? When he was shifting towards the shadow forward. And eto ngayon yung parang lamang na na-establish ng Iphios Esports against Team Chik. Team, actually, yun na, Adji went for the join. Dugula tayo join, hindi naman, nakatakbo naman. Iba yung ano, iba yung tira ni Adji dito. Question, Bu. Again, pag ano ka, pag isang ang hero, tapos marksman ka, mapipilitan ka mag-wind of nature, mababasan yung damage mo eh. And yung Ishun Shin, hindi niya rin trip yung attack speed, trip niya yung crits. Yeah. And there you go, mega kill para na kay para Adji dito, Adja para kay Adji, pero si Kax, naku po, inuling niya yung Ibon. Pero yun yung quad shadow kill combination para kay Adji, and mukhang siya ang magiging solution para dito sa team Iphios Esports getting 3 kills 2-4-3 pero lamang Iphios doon to Shin. Yeah, wasak sikak doon talaga tol. This is gonna be very difficult for that Harry funnel, ladies and gentlemen. Parang hindi nga nagasgasan si Adji eh, 'di ba? Parang hindi eh. Parang hindi. Ito si Trimar, di ko lang naintindihan anong ginagawa nito. Ay, lumaban. Muntikan. Kung walang ejector, panalo pa sana 'yon. Pero kung ako, hindi na lang dapat ginawa. nga eh. Overstaying. Para kaya. Luluat Kax here, no? So you can actually see, makikita mo talaga kung gano'ng ka-behind si Kax ngayon dito with that Zaman Force. Very minimal ang damage delivered niya Vera Harit. And ewan ko, siguro hindi naman kasi talaga tinarget si Adji. And Adji is able to just, you know, shift through the backline using that shadow. And wala. Yeah. Ano pa rin? Antalas ng ano eh, antalas ng mga blades ni paring Adji, parang yung Gillette instant replay lang natin, Christian Boo. I know. And, no. Gillette Hayabusa. Oo, ay pwede. Skin na Hayabusa eh, no? Gillette Hayabusa. Pasok eh, tapos yung binabato niya mga ano, blades. Mga blades. Oo. Na square. Swabe yun. The best Swabe yun eh. The best
best ninja, the best ninja. Oh, isa ninja din. Ninjelet tayo busa. Oo. Ninjelet. Pasok eh, Ton. Ton, alam na Ton ah. Bago ka na namang idea, Kuya Ton. Meanwhile, lahat ng dito pulado. Aji, tatamaan na pana dito. There you go, Quad Shadow. Nawala na naman ata Shinbu, pero mukhang maasim siya ng onti doon. Nakakuha ng baway si Nakax, pero joke lang, hindi pala tatlo ang na-damage sa kanila. And Kuya Shin, sorry, nawala ka na naman ata. I'm not really sure. Kasi... Ayun. Yeah, ano, actually, parang man dito, bro. The thing here is that, ang maganda pa nun, kahit parang ya, 3-4-1, okay pa rin sa akin, I would take that good team chick ako. Kasi si Kax yung nakakuha eh. Tapos siya lang good kay Aji. So, pwede naman yung kunting pag-asa. And actually, with the gold that it can provide, that is a clear power spike for that Hadi. Pwede ikasa ni Kuya Kax dito. Pero mukhang libreng Lord ata makukuha ng Iphios dito. Yung Grok with the wild charge. Siya pa nakakuha dito. Jester making the place. Nice wild charge para kay Jester. Shinbu. Counter kontrapelo. Kontrapelo ka. Oo, counter na no. Kontrapelo. Bali, bumalik ulit. Counter kontrapelo eh. But the thing here is that hindi magandang signal yung ano, Lord na naiis nila. That stalls out the game. At pwede pa rin ikabang. Again, Tol, siguro behind man si Kax dito, nakakuha siya ng shutdown kill, no? Yes. Pare, pero hindi na ganun ka sobrang behind. And ang gusto kong i-point out, si Seth Tol. Oo nga eh. Mapi pa rin yan. Yung si ECC, mapi pa rin yan. Mahirap pa rin yan. Oh. Men, isipin mo na lang pag kumumpas yung car yung ano yung parsa si Arizi, isang mountain shaker lang ni si Yishun Shin. Oh. Kasi nandun lang siya kagad eh, pwedeng pang pwedeng counter sa parsa to. Oh. Ako may tiis ganda, tiis kanta yung parsa doon. Oh. Pilitin niya pa daw yung strike, sasaluin niya yung buong mountain shaker. Oo, oh, sasaluin. Saka if I'm not mistaken, nagsiscale kasi yun sa physical attack ni Yishun Shin eh. So pwedeng sumakit. So we shall see kung ano ang magiging ganap dito, guys. 13-17, may onting pagbawi ang Team Chik. They want the upper bracket slot. They are now going to the mid. Eto na si Aji, tinagat si paring hotdog. Masarap pa ang hotdog, tingnan natin. Hindi, mga kaibigan, dahil may ejector siya pabalik. Atay si Aji. Naliwap si Boop, mga kaibigan. Hindi na sick ng Iphios Esports yung pag-focus kay Pabu. Kasi, dahil either, Aji could go in. Si Pabu, nag-abang na lang. Tumabi kay hotdog. Paglabas ni Aji, tinapon niya si Aji. Dahil either, sana istinarget ka agad si Pabu, no? Para hindi nakapuelo. Para nasistarget yung OG shadow kill ni Aji. Pero, pilit sinukudo, mga kaibigan. And at this rate, real talk, ang gold natin, parehas na. Nagkaroon ng miscom para dito sa side ng Iphios. And look at the gold. Ikaw nga nagsabi ni Noshin, 10.5 for Scent and 10.5 para kay Aji. Meron na ding Wind of Nature si Scent. So magiging confident na siya dito. Humarap. Kasi wala na. Hindi na siya mapapatay kagad ni Hayabusa. Matik yan eh. Pag nag-quad shadow sa'yo, isang pindot lang nung Wind of Nature, wala na kagad eh. Na-check na doon sa ano, no? Wind of Nature kung para dito kay Scent. And ang problema dito, wala ka nang pwedeng ipanlapit kay Scent eh. Wala na, Hindi mo naman pwedeng iparsa yan, di ba? I think pwede siyang mag-Athena Shield dito or yung Rose Gold Mature para mas mabuhay siya. Pero yun nga eh, question eh, bukod kay Scent, may damage na din si paring Kax. Ano na yata yan? Immortality. Pwede, okay lang din. Pwede, immortality, no? Oo, para kung mahulaan ka, matsambahan ka ng isa, may round 2 ka pa. Oo, pwede. Kasi nagki-crits na siya eh. Makati na yung crits niya eh. Yeah, yung damage, on na yan. Sobra-sobra na yung damage. Minsan nga, 3 core items lang, okay na. Tapos nagja-defensive items na. Eh ngayon, may ano pa, may konting damage din naman kahit papano yung ano, diba? Wind of Nature. Onti lang. Mas more on attack speed yan eh. Pero may lifesteal lang onti. Tapos Blade Spear, diba? So, hataw na yan. Defensive item na talaga. Para dito kalag na to. Si Pabu Tol, meron rin si Pabu Blade of Despair then gusto nila mang execute talaga no kasi alam nilang may sure damage sa una eh yung mga guys no, just to give you an idea, I have the feeling na Team Chik na yata yung labang. Parang sila na nga ata. Actually after the Lord take eh, ang naging dilemma din nila dito para sa Iphios, I think masyado silang nag-overcommit sa mga ibang team fights.
Especially nung mga mandang mid fight, 'di ba? Questionbo. Merong mga issue ng overstaying, extension na napapag-miss 'yon ng side ng Team Chik. To the point na lumalakas na rin sila. There you go, another arrow, yung tao pa talaga hindi tinamaan. Ayun ang immortality. Oo. Oh. Immortality na si Set, no. And again, late game to. Killing spree is on for Set. So ang hirap i-ramp up talaga. Like, he has achieved his late game here for MLBB. Na-observe ako lang sa running meta natin, tol, no. Games are getting longer na naman, no. Oh my. Average would be 15 minutes, 13 ganun. Patang ano eh, no. Yung meta pumapabor sa mga long drawn team fights. Oo. Kaya nauutso yung mga fighters, yung mga sumusuntok siguro, lang. Panel strut kasi talagang alam mong kailangan may mag-scale up eh, no? Oo, pwede. Yung parang buwelta ubus lang talaga kayo. Pero this can still be anybody's game kasi Team Chik, despite having the lead right now, hindi pa rin naman ganun kadali makapag-push isang inhibitor turret din, no? Oo, may ano eh, may parse eh. Mm-mm. Yung parse yung magpapaano dito, magpapahirap. Again, napakabilis ng spam. Yeah, iniiwasan ano lang pa. Din nila. Iniipinapa, sinushow away lang din ng Team Chik dito yung Iphios, no, to the Lord. But there we go. They believe in their damage. They have a very quick damage on this Lord. Paring Manjin, pa 1k1k yung crits. Ah, eh, Aji, makakarating! Naku po, tignan natin. Naku, nagkwansyado pa siya. Kwansyado out. Pero na-reset. Keep it up to at least get the reset. That is good. Hindi pa rin gold si Aji dito, ah. Dali yung Masha. Dali nga yung Masha. Tignan natin, lima pa rin ang buhay sa Team Chik. Meron na mga gabili ng immortality. Pabu, nag-pop ng kanyang second skill. Pero wala siyang ma-ejector dito habang nagkakalituan kung sino ba ang atake sa Lord. Kalahati ang mga buhay ng mga tao. Nag-knock up na yung Lord. Meron bang depensa na gagawin ng Iphios Esports? Patay si Mimaw. 33 seconds sa kanyang death timer. Quad Shadow out ang Ninja. Pero abuli nila si Popol and Koopa. Libreng Lord at libre pang kill para sa Team Chik. That is a heavy miscom. Kasi kung pwede namang ilaban yun ng 4v5 eh. Or landin ng 4v5. Pero binakbak, no? Dumating yung parsa dito. Na-anticipate yun ng Team Chik. They punish the parsa kaagad. Saba rin nun, pwede sanang may opportunity na ka-establish yung pressure yung parsa. Baka nabasag pa yung nag-iisang tore ng Team Chik sa baba. Na yun parang natin, no? So, parang pwede pa eh, no? Pero right now, this is the lead of Team Iphios. Crumbling na. 4k gold lead para sa kamay dito ng Team Chik. They have a Luminous Lord. And the problem me with this Luminous Lord, alam mo kung sinong nasa likod yan, tol? Sino yan, tol? Ay, oo nga. Paano isang mo? isang mountain shaker lang. Alam mo yung darating na yung Lord, umuulan pa ng ano. Umuulan pa ng meteorite. Saan niya kaya inaano yun, no? Saan niya kaya kinukuha yung mga bala niya dun, eh, no? Meron ba siyang satellite? Oo nga eh. May kapangyarihan ba yung ano niya? May kapangyarihan ba yung pana niya? Ano, di ba? Parang papana siya sa taas. Pero parang sobrang dami, no? Tapos tatamaan niya yung ulap. Pagkapana niya, tatamaan niya yung ulap. Tapos may babagsak din ng mga pana. Curious din ako sa kapangyarihan eh, no? Feeling ko sa ano yun? Feeling ko sa legend yun eh. Siguro sa sa storya ni Yishun Shin, di ba? Kasi si Lapu-Lapu, meron yung spada niya, umahaba din eh. Ah, tal eh. So may mga ganun sigurong storya. Oo. Pero tignan natin dito, They're defending. Again, guys, hindi pa rin naman napapush yung inhibitor turrets dito. And Team Chik has no Luminous Lord for this fight. Now, here's the thing naman. Here's the thing, parang Manjin. If we are touching the 20-minute mark or even the 20-plus minute mark, I think pa-full core item na lahat. Normalized. Oo nga eh. Tingin ko lamang pa rin sa late game yung Team Chik eh. Kasi mas marami pero, silang damage output. Pero, syempre, kapag pare-parehas ng full core item, may plateau na yan. Parang kaya pa rin. Parang it's a matter of postuhan na, no? Kapag parehas na rin yung item. Depende na rin sa pasukan yan eh. Tsaka yung mga ultimates dito, hindi na ganun kataas yung cooldown. Pwede na nila i-spam. Kaibigang Chinbu. So makikita natin, ayun na nga yung potion na binili ni Yishun Shin. At yung arrow magkoconnect dito kay Aji. Sa lahat pa naman ang tatamaan, 3 segundo, dagdag insulto. Pero nakapag-shadow kill. Shadow killing spree para kay Yishun, kay Sent. Setson Shin, Saman Force, si Dreamer ang tatamaan, shutdown pa, 3 na wala, mega kill, oh my glob. Sinasabi mo siya. Masyado siyang na-shadow eh. sakit nung pasok. Masyakit eh. Oo, talent.
The thing is that, alam mo kung ano yung signal na wala yung pedal airstrike. Nakita nilang nag-cast yung person ng pedal airstrike tapos kinancel, gumaw na.